mananatili rito si Vincent kahit pa ayaw mo. Wala kayong kwentang ama, Daddy. Wala! Manluloko kayo! Kuminsan, mag-iisip tayo kung ano nga ba ang mga suliraning dumarating sa atin. Mga kaibigan, narito ating pakinggan ang naging karanasan ni Wilson sa ating dulang sa kanyang panahon. Mami! Daddy! Ah! Wilson! Dumating ka na pala. Mami! Sino yung lalaking nakita kong nasa katabi ng kwarto ko? Anak, yun si Vincent. Kapatid mo. Kapatid? Daddy, paano nangyari yun? Anak ko siya sa ibang babae. Anak niyo sa labas? Daddy naman! Bakit kailangan iuwi niyo dito yung anak niyo sa ibang babae? Eh, di nyo ba naisip ng masasaktan ng mami ko? Wilson, anak. Nagkaintindihan na kami ng daddy mo. Ano? Uli na ni si Vincent. At kailangan niya ang tulong ng daddy mo ngayon. Oo nga, anak. Kaya sana naman, tanggapin mo ang bunso mong kapatid. Hindi! Hindi ko siya matatanggap, daddy. Kahit pa tinanggap na siya ni mami, ayoko pa rin sa kanya. Vincent, anak, halika na. Handa ng hapunan. Sumubay ka na sa amin ng Tita Felisa mo. Oo nga naman iyo. Nagluto ako ng sinigang na hipon. Kasi ang sabi ng daddy mo, pareho pa yung paborito yun. Opo, Tita Felisa. Kaya nga, halika na. Masarap kumain habang mainit pa ang sabaw. Eh, sige po. Mamaya ko na lang tatapusin itong binabasa ko. Si Kuya Wilson po. Ay, wala pa eh. Ah, baka dumaan sa girlfriend niya. Pero, maunan na tayo kumain. Narinig ko po. Ayaw niya sa akin. Masasanay rin siyang kasama ka na. Maniwala ka sa amin ng Tita Felisa mo. Bukang may kailangan sa akin ng lalaki nito. Dito pa pumwesto sa lugar ko. Kuya Wilson, pwede ka bang makausap? Bakit? Nabanggit sa akin ni Daddy na mahilig kang mag-basketball. Yayain sana kita maglaro bukas. Total, wala kang mapasok sa office. At ako naman, wala rin sa university. Sino naman ang nagsabi sa'yo na makikipaglaro ako sa'yo? Ha? Kuya. Saka pwede ba? Huwag mo ko tinatawag na kuya. Hindi kita kapatid. Wala akong kapatid sa labas! Wilson, hindi ka naman dapat magalit sa half-brother mo. At bakit hindi, Monique? Eh kasi wala siyang kasalanan sa pagiging anak niya sa labas. Kung nagkakalit kayo ng kalagayan at ikaw yung naging anak sa labas, hindi rin siya dapat magalit dahil wala ka rin kasalanan. Wala naman kayong malay sa nangyari sa mga magulang niyo. Galit pa rin ako, maging kay Daddy, dahil pinagtaksila niya si Mami. Pero sabi mo, hindi galit si Tita Felisa. Tanggap niya si Vincent. Kaya nga lalo ako nagagalit eh. Dahil pakiramdam ko, sinasamantala nila ang kabaitan ni Mami. Kaya gagawa ako ng paraan. Huh? Para mapalaya sa bahay ang Vincent na yun. Alo, Wilson, huwag kang ganyan. Huh? Mali na pagbalakan mo ng masama ang kapwa mo. Lalo na, at kadugo mo pa. Bakit gising pa kaya, Mami? May susi naman ako sa bahay. Hinihintay kita. Bakit ngayon ka lang? At saka, may ala ka pa. Minumla ako ng konti. Para makatulog ng mabilis. Kasi, mula nang dumating dito yung bastadong anak ni Daddy,
Nahihirapan na ako matulog. Wilson, bakit ba hindi mo matanggap si Vincent? Mabait naman siya. At saka kawawa naman siya. Patay na nanay niya. Eh di itira siya ni daddy sa ibang bahay. Huwag dito. At saka, bakit ba madali niyong natanggap ang Vincent na yon, mami? Hindi ba kayo nagalit sa pagtataksil ni daddy? Matagal nang tapos ang ugnaya nila ng nanay ni Vincent. Kahit na! Hindi kanya dapat pinagtaksilan. Ayaw mo, mami. Ako gagante para sa'yo. Wilson, huwag mong gawin kung ano man yung iniisip mo. Ako bahala. Parurusahan ko sila, mami, sa ginawa nila sa'yo. Hanggang ngayon pala, hindi pa rin tanggap ni Wilson si Vincent. Naawa nga ako sa anak ko, Ate Marisa. Sabi ko naman sa'yo, dito na lang siya sa amin, pero ayaw mo naman. Dahil gusto ko rin makasamang aking anak, Ate. Isa pa, nauunawaan naman yun ni Felisa. Si Wilson lang ang hindi makaunawa. May paraan para matanggap ni Wilson si Vincent. Anong paraan? Ipagtapat mo sa kanya ang katotohanan. Ate Marisa. Yun lang ang nakikita kong paraan para matuto siyang umunawa. Pero ayaw na sana naming ungkatin pa ang bagay na yun. Mapapanuto lamang ang pamilya ninyo kung mawawala na kayo ng itinatago sa isa't isa. Malaki na si Wilson. Kaya naniniwala akong mauunawaan na niya ang lahat. Ah, lasing ka na naman, Wilson. Lagi ka na lang ganyan. Pati trabaho mo, napapabayaan mo na. Alam mo ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito, Daddy. Bakit ba hindi ka makaunawa? Wala namang ginawang masama sa iyo si Vincent. Mabait siya. Pero hindi mo pa rin siya matanggap. Dahil bukas siya ng panluloko niyo sa mami ko. Paalisin mo siya nito, Daddy. At babalik ako sa dati. Hindi! Mananatili dito si Vincent kahit ayaw mo. Wala kayong kwentang ama, Daddy. Wala! Manluloko kayo! Tumigil ka, Wilson! Wala kang karapatang pagsabihan ako ng... Daddy, dimdim ko. Ano nangyari sa'yo, Dad? Daddy! Hindi ko makahinga! Daddy! Mami! Tulong! Nawala ng malay si Daddy! Mami, Mami, ano sabi na to? Bakit daw nagkaganon si Daddy? Ilatake sa puso ang Daddy mo, anak. Oh? Hindi mo dapat pinasamalong niya, Wilson. Napakabait ang daddy mo. Mami, ang hindi ko lang namang gusto yung niloko ka niya eh. At isinama pa niya sa atin yung anak niya sa iba. Kung tutusin, walang kasalanan si Hermine, anak. Nasaktan ko lang siya. Kaya niya nagawang mambabae. Hindi ko kayo maunawaan, Mami. Ano yun sana? Wilson, hindi mo tunay na ama si Hermine. Huh? Patawad. Patawad, anak. Pero yun ang totoo. Daddy kong barkada, ang tunay mong ama. Nakalimot kami habang lasing kami noon. At ikaw, ikaw ang naging buha noon. At dahil love you ko na si Hermine, ipinaako kita sa kanya. Hindi. Hindi, Mami. Isang tao ka na naman ako ni Hermine na lahat. Kaya niya akong inantihan. Ako talagang may kasalanan na lahat. Ako. Thank you.
Wilson. Bakit mo ako nilapitan? Para papagtawanan? Dahil alam mo na katotohanan? Nagkakamali ka, kuya. Tulad mo, nabigla rin ako. Pero tinatanggap kong kapalaran ko dahil wala naman akong magagawa para mabagong nakaraan. Lahat naman ng anak gusto perpektong pamilya nila. Pero wala nga perpekto dito sa mundo eh. At sana tanggapin natin yun, kuya, para maging masaya tayong lahat. Kahit alam-alam man lang kay Daddy, alam ko naman, mahal mo rin siya, di ba? Vincent, magkasundo na tayo para sa kanya. Felisa. Narito po, Hel. Kasama ko yung sina Wilson at Vincent. Kumusta na po kayo, Daddy? Medyo maayos na, na. Dad, I'm sorry. Masalanan ko po kayo. Kaya inatake kayo. Wilson. Pero ipinagtapat ko na sa kanila ang lahat. Ha? Tama si Ate Marisa. Maayos lang ang ating pamilya. Wala na panginigim sa isa't isa. Tama po si Tita Felisa, Daddy. Katunayan po, nagkasundo na po kami ni Kuya Wilson. Humingi na po ako ng tawad kay Vincent, Daddy. At sana, mapatawad mo rin ako sa pagkakaroon ko ng maling akala. Gaano man kapait ang nakaraan, mainam pa rin na ito'y pag-usapan at tanggapin ng pamilya upang walang hadlang sa pagiging maligaya sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Rosana Villegas, Jeneline de la Cruz at si Bobby Cruz sa papel na Wilson. Nilabatan ang tunog ni Jerry Butiar. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Robert Bobby Cruz sa kanyang panahon.